Ang kapal, sobrang kapal. Ang dami ko nang ang labahin. Tinagdagan pa ng mga damit ni Avon. Ang langya iyon. Kaya pala punong-puno ang bag niya dahil dinala rin niya pala dito ang mga damit niya na nagamit na niya. Ang kapal, sobrang kapal. Ako pa talaga ang balak niyang paglabahin ng damit niya. Hindi na nga ako makangiti pa dahil sa dami ng labahin ko. Buwisit na Avon na iyon. Wala talagang alam na gawin kung hindi pahirapan ako. Kung hindi ba naman loko-loko. Kasalukuyan akong naglalaba ng mga damit. Wala naman akong magawa kung hindi isama ang mga damit ni Avon. Wala namang masamang amoy ang damit ni Avon. Katunayan nga ay mabango ang mga damit ni Avon. Kanina ko pa in-off ang cellphone ko. Kanina pa kasi tumatawag at nagte-text si Avon pero hindi ko naman sinasagot. Ano na naman kayang trip niya at tatawag-tawag na naman sa akin. Napatigil ako sa paglalaban ng may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ng pintuan ay bumungad sa akin si Avon na nakangiti habang ibinalandra sa mukha ko ang hawak niyang mga sabang panlaba. Bakit ka nandito? Umisi siya at siya na mismo ang nagpapasok sa sarili niya. Hindi pa ba obvious? Ako ang maglalaba. Sabi niya na ikinagulat ko naman. Diba? Sabi ko sa'yo kanina, akong bahala sa labahin mo. Basta manood ko lang ng tryout ko. Sabi pa niya habang dir-diretsyong naglalakad patungo sa laundry area ng dorm ko. Ako nang bahala. Baka palpak ka pang maglaba. Ako na. Pero dahil mapilit si Avon ay sinara niya ang pintuan sa laundry area kaya naman hindi na ako makapunta pa ron. Wala na akong nagawa pa kung hindi umupo sa may sofa. Ang Avon na iyon, walang ibang ginawa kung hindi magmarunong. Paano na lang kung hindi siya marunong maglaba? Alam kaya niyang kailangang ihiwalay ang mga decolor na damit sa mga puti. Bahala na, basta kapag may nangyaring iba sa mga damit ko ay siya talaga ang sisisihin ko, walang iba. Ang bango ng suot pang lower mo ah. Namhilog ang mata ko nang marinig ko ang pagsigaw niya na tila ba natutuwa pa. What the? Inis na inis ako habang nakaupo sa sofa, binuksan ko na lamang ang television at nanood ng palabas. Sa panunood ko na lamang iginugol ang sarili ko kaysa ma-stress pa dahil sa mga kalokohan ni Avon. 2 oras na ang nakalipas. Nakatapos na ako ng isang movie sa Star Movies, ay lumabas si Avon mula sa laundry room. Paunat-unat pa siyang naglalakad patungo sa pwesto ko. Paglapit niya ay agad siyang umupo sa tabi ko at saka naman ako inakbayan. Okay na. Sabi ko naman sa'yo eh, kaya kong maglaba. Anong akala mo sa akin? May pagmamayabang na sabi niya. Napairap naman ako. Titignan ko ang mga sinampay mo. Tumango naman siya at itinaas naman ang kaliwang paa sa mesa. Pagtungo ko sa sampayan ay nilapitan ko ang mga damit. Maayos lahat iyon na nakasampay at sa tingin ko ay alam naman niya na kailangang paghiwalayin ang decolor na damit sa mga puting damit. Pati ang mga undies ko ay hindi rin niya pinalampas. Maganda ang pagkakalaba. Okay na. Sabi ko nang makalapit sa kanya. Umiti naman siya pero pansin ko ang kapaguran sa mga mata niya. Dito ka na lang ulit matulog kung gusto mo. Mukhang pagod na pagod ka. Sabi ko sa kanya. Dito naman talaga ako matutulog. Sabi niya habang humihikab pa. Hindi ko maiwasang magtanong. Gusto ko lang na malaman kung totoo ba na sumama siya kay Carrie kanina sa kondo ng babaeng iyon. Natuloy kayo ng babae mo kanina? Kumunat naman ang noo niya at sa kanya naman ako binalingan ng tingin. Bakit mo tinatanong?
Napalunok naman ako. Masama ba? Humingasa ng malalim bago muling nagsalita. Lalaki ako, abe. May pangangailangan din ako. At isa pa, maganda naman si Fere. May mas malaking hinaharap at magaling kumiling. Sabi pa niya. Sorb na sorb tuloy ako. Feeling heaven. Oh. Hiyaw pa niya. Napailing naman ako. Hindi Fere ang pangalan ng babae mo. Nakalimutan mo bang Kerry? Tanong ko pa. Kerry? Akala ko Fere. Ewan ko sa'yo. Dumiretso na ako sa kwarto ko. Gabi na rin kasi at kailangan ko na ring magpahinga dahil may pasok pa bukas. Bahala na si Aven kung saang parte ng dorm siya matutulog. Basta ako sa kama ko lang. Saktong paghiga ko sa kama nang bumukas ulit ang pintuan at pumasok naman si Aven na hanggang ngayon ay hindi mawala ang ngiti sa mukha habang nakatitig sa akin. Mas lalo tuloy akong napasimangot. Ano na naman kayang treat ng lalaking ito? Iniwas ko naman ang paningin ko sa kanya nang umupo siya sa kama ko. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay naiilang ako lalo na sa tuwing malapit kami sa isa't isa habang tinititigan niya ako. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Tanong niya na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin tinatapunan ng tingin. Isinubsob ko ang mukha ko sa unan. Matutulog na ako. Sabi ko na lang. Hindi man lang siya natinag sa pagkakaupo niya sa kama ko. Mas lalo tuloy akong nainas pero hindi ko na lang ipinahalata pa yon. Hay, nasarapan talaga ako kanina kay Fere. Ang galing gumeling eh. Para na akong nababalo sa sarap kanina. Hindi lang ulo ang tinakpen ko ng unan kung hindi pati na rin ang dalawang tainga ko. Sa Amerika, marami akong naging babae. Sobrang dami. Hindi ko na mabilang. Kahit na anong pilit kong pagtakip sa tainga ko ay naririnig ko pa rin ang boses na iyon ni Aven. Kaya nga, sobrang happy ng junior ako kasi laging may nakakalaro. Hindi rin ako nawawala ng girlfriend, kahit kailan. I had enough. Kaya naman inialis ko na sa mukha ko ang unan at saka ko siya tinignan ng masama. Pwede ba? Kung puro kalokohan na lang ang sasabihin mo sa akin, umalis ka na. Alis na. Doon ka na sa babae mo. Magpakasasa ka doon. Mas lalo akong nainas at mas bumilis ang paghinga ko nang mapang-isi ulit siya. Gusto mo talagang umalis ako? Mabilis akong tumango. Oo, wala akong pake kahit makailang babae ka ngayon gabi. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin bukas. Okay. Tumayo siya mula sa pagkakaupo niya sa kama ko at saka tinumbok ang pintuan pero bago pa siya tuluyang lumabas ay pinatay na niya muna ang ilaw. Inis akong tumagilid ng pagkakahiga at naramdaman ko na lamang na lumalabas na pala ang mga luha ko. Lang yung Aven na yon. Ang laging nasa isip na lang ay mga babae. Wala na bang iba? Namilog ang mata ko nang may naramdaman akong yamakap sa akin. Dahil sa dilim ng kwarto ay hindi ko maaninag kung sino at yamakap sa akin pero isa lang ang nasa isip kong gagawa ng ganoon sa akin. Huwag ka nang umiyak. Sige na, tulog na. Ani Aven habang nakayakap sa akin. Tahan na, tahan na. Hindi naman ako aalis. Doon ko lang na-realize na hindi naman pala siya lumabas talaga ng kwarto. Hindi ko naman inaakala na iiyak ka. Sabi niya sa akin habang nakayakap pa rin sa akin hanggang ngayon. Magsasalita pa sana ako nang hawakan ng hintuturo niyang daliri ang labi ko. At ang isa niyang kamay ay nagpupunas naman sa mga luha ko. Bukas na lang tayo mag-usap. Marami pa namang oras para makapag-usap tayo. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Aniya sa mahinang boses niya ngunit malinaw naman sa pandinig ko ang mga sinabi niya.
Ipinikit ko nang muli ang mga mata ko pero bago pa ako makatulog ng tuluyan ay narinig ko pa ang bulong ni Avon, pero hindi naman ako nakasisigurado dahil baka naghahalusinasyon na naman ako. Sorry, Abby ko.